bagong tuklas, guys. 1 piso NGC 2018. Pagmasdan ninyo. Napansin nyo ba? Isa pa. Overs and reverse. Napansin nyo po ba? Napakagandang coins nito, guys. Ayan siya. Kung hindi nyo po napansin, panoorin, tapusin ang video at ipaliliwanag natin. You know, kumusta guys? Welcome back to my channel, Galime Online po. At doon po sa mga bago lang sa ating channel, subscribe and hit the notification bell na sa ganon updated kayo pag meron po tayong mga bagong content, mga coin review, no? At tayo ay nagbibigay palagi at nag-update sa ating mga nakokolekta mga coins. Tulad ngayon, guys, no? Meron po tayong bagong natuklasan, bagong hunt kahapon. At syempre masaya tayo diyan dahil meron na naman tayong ma-i-share sa inyo. Dahil po sa community natin, pag meron tayong bagong nakukuha, eh dapat nalalaman yan. Lalong-lalo na yung mga ating mga avid viewers na nag-aabang. Dahil, siyempre, pag may nakukuha tayong bago at natuklasan, eh dapat nyo rin malaman yan. Nasa ganun, eh meron kayong hahanapin tulad nitong year 2018. 1 piso NGC, guys. At wala pang record. Kaya masayang-masaya ako eh. Guys, tinignan ko, wala pa rin update dito sa limista, kaya ipakikita natin yan na wala pa nga siyang record. Ito, no? At siya nga pala, no? Sa mga bago lang, at kung kayo po ay nalilito sa variation ng 2018 NGC, guys, panoorin niyo po yung aking mga previous na video, mga pagkikilatis natin dito sa NGC na to. Tatlong taon lang naman ito, 2017 to 2019 lang siya. Ayan, at andyan yung overs at reverse, yung pool specs. Punta nyo lamang dito, basa-basahin nyo. At marami na tayong nagawang content about sa mga NGC, diba? Lalong-lalo na itong piso na ito. At yung 2018, ang may pinakamaraming variation sa kasalukuyan ay apat ang variation nito. Guys, ayan, 2018 yung 81% yun. Yung pinaka-common at uncirculated ay magsi-50 pesos na ang value sa uncirculated, yun na yung hindi pa umiikot. Yung sumunod, yung 2018 na 9%. And yung the mint mark is near the world mark of Zerizal and Pine Hair. Pine Hair details yung special dito sa 2018 na 9% na ito. Common lang din yan at marami kang makukuha yan. Check mo yung iyong mga NGC 2018. At yung pangatlo, ito yung medyo hard to find na, no? 3%. Ito yung pros, at mayroon tayong mga hawak nitong pros na ito. At nakapagbenta na nga ako nitong mga 2018 pros na ito, guys, eh. At mayroon pa akong stock diyan. Pros 'yan. Sa reverse and overs parehong pros. Ayan, may tip na kayo, ha, para sa content natin ngayon 'yan. 2018 ay pinakahuli, yung pang-apat na variation, 2018 BSP 1.5. percent. Ito yung tinatawag nila ng sa madaling sabi yung upper mint mark niya. Mataas ng bahagya yung mint mark doon sa common na pinakamababa yung mint mark niya. Yun yung pinakapalatandaan nun, you know? At yan, tulad sabi dito, above from the letter L of Rizal, the word Republica is above the first letter I of the word Pilipinas. Ito kayo po yung upper mint mark na sinasabi. At Rena, kung mga ituturing din to, kasi hindi ka naman na basta-bastang makakagitan nito. Maliban lang kung kayo ay mag-effort, baka mas mapadali ang inyong pag-hunt dito sa 2018 upper mint mark na ito. So, apat, no, guys, apat na variation lang nandito sa endatimista.com. E, paano po yung ating hawak? No, sasabihin ko na, no, yung ating pong nakuha na yon ay yung reverse lang niya. Ay pros, wala naman sinabi dito sa endatimista.com, wala pang record. So
Ang sabi nga nating Rerian. Di po ba? So ipakikita natin yan ng gusto sa inyo para makakilatis din niyo, para maging familiar kayo sa itsura ng bagong variation na ating nakuha. Guys, so napaka-exciting yan kasi pag ganyan mga wala pang record dito sa n.mista.com eh Rerian at nagiging maganda ang mga value niyan at pag may gustong bumili eh pag-uusapan natin yan. Di po ba? Okay, ito no, pagmasdan nyo mabuti, guys. Yan, sa reverse lang naman, eh, hindi nyo agad mapapansin yan. Kaya maging aware kayo, halimbawa may nahawakan kayo, may naiksukli sa inyo. Kasi kadalasan tinitignan agad natin sa reverse, eh, no? Ayan. Kaya dapat, kung sa tingin nyo ko lang naman, ibabaliktarin nyo pa rin yan. Kasi nga tulad ngayon, no? Tulad kanina, eh, tinignan ko, eh. Buti na lang, eh, binaliktad ko. Pagbaliktad ko ganyan, sabi ko, ayos. Kasi pagsanay na po kayong kumilatis ng mga coins, guys, lalong-lalo na yung mga frosted na kagaya nito, sa unang tingin pa lang, ay eh, malalaman nyo agad na pros yan. Ano bang palatandaan, no? Siyempre yung mga bago magtatanong, ano ba yung pros na yan? No? Kasi nga, sa obverse, eh, ganyan. No? Tingnan nyo, sa obverse, pag common, is glossy lang siya. Ayan. Iba po kasi ang kinang ng ano eh, glossy type na coin compare dito sa pros. Yung pros kasi yung kinang niya eh umiikot siya, no? At, alam mo yung literal na nababad siya sa freezer, no? Yung parang napopros ng mga bagay, metal pag na lagay yan sa freezer. Ganyan ang naging itsura. Oh, ayan, close up natin. Ayan ang kinang, yan ang kilatis ng mga pros coin. At kapag merong yung 2018 ay isa na sinasabing may record dito sa Nemista ay yung pros. Both yun guys, obverse and reverse, pareho pong ganyan ang appearance niyan. Ito kasi 2018. Reverse pros, ayan po ang magiging tawag dito, no? 2018 reverse pros. Katulad ito nung 2019 na 5 piso NGC na reverse pros only. At meron ang record sa Nemista. Yun, no, isa 5 piso. Pero itong 2018 natin, eh, wala pa. Okay, so sana may mag-update. So, mga member po ng n.mista.com, pakicomment nyo at sana ma-update na natin ito. Siyempre, bago lang tayo magtapos, guys, no, magbibigay lang ako ng sandaling opinion doon. Kasi merong mga nagsasabi na dapat daw ang pagiging collector o pagkukolek ng mga rare coins, eh, dapat sinisekreto lang daw. No, siguro sa mga iilan, eh, para sa kanila, itama po yung ganun na patakaran. Ano? Sa akin naman po, para sa akin lang, opinion ko lang, no? Para sa akin, hindi dapat sinisikreto. Eh. Di po ba guys? Kasi, alimbawa, tulad nito nga 2018 na ito, kung sikreto mo lang yan, paano malalaman ng iba? Kasi pag yung iba, pag natutong maulik yan, tataas ang ano yan, eh, demand yan. Pero kung talaga namang mababa ang mintage ng mga yan, hindi naman nadadami yan, di ba? So, tataas ang demand, mababa ang supply, lalaki ang value niya. So, yun po ang aking paniniwala niya. So, walang, doon po sa mga kolektor, huwag po kayong alala. Kahit ni Mami, yung mga magiging marunong mga kolekta ng coins, no guys, huwag po kayong mag-alala na baka lumiit yung inyong benta. Mas maganda nga po yung mas marami, mas masaya, mas maraming benta, no? At yun nga, kapag kahit na maraming nagko-collect na yan, kung mababa naman talaga yung mintage ng mga coins na nagkakaroon ng value, eh, mas tataas po ang value niyan. Yun lang po ang aking opinion dyan. So, kayo din guys, magbigay kayo ng opinion dito sa ating content. Iwan kayo sa comment section. At sa mga bago lang, abay, subscribe na po kayo. Kung trip mo ang ganitong mga video, subscribe and hit the notification bell para palagi kang updated. Dito na lang po ang ating content. God bless you all po guys. No? Hanggang sa muli. Out na tayo.